ituloy niyo po ng 7 days. Okay po? So, susunod naman po, ano pong pinapainin ninyo pagka inuubo? Ano, actually, nasa starter stage na kayo. First time ko pa kasi mag-alaga ng ganyan eh. Pag inuubo, nagtatawag ulit kayo ng technician para i-treat yung baboy ng tamang mo. Aywan ko sa kanila. Eh ako, katabi ko na yung Paano mo sakaling wala, wala pong technician, parang sila madam tsaka wala silang technician. Pagka po inuubo yung baboy ninyo, ito po yung aming ibibigay. Pag makikita niyo po, parehong Aqualox. Ito pong walang Aqualox, ang component po kasi niya, Colistin. So, ang component niya, Colistin, ibig sabihin para po sa pagpapatigas o pagpapatibay ng siya. Sa Aqualox B+, ang nakalagay po, Bromhexin. Tayo po, umiinom tayo ng Bromhexin. Pagka inuubo, tama po? Puseran, basta, hindi ko maalala kung ano yung mga kalaban eh. Simula nung nagka-COVID, hindi na ako nagkasakit eh. Salbutan mo. So again, ano yung component niya? May doxycycline po ito para sa cough and colds. Para po, it's easier to absorb. Again, anything that is antibiotic, you have to treat it for 5 to 7 days. Ano naman ang meron siya? Meron siyang bromhexin. Ang bromhexin po ay mucolytic that makes the mucus mo malabnaw. Ayun. Para po mailabas ng baboy. Ano po? Dry cough. Opo, di ba may dry cough. Ngayon yung dry cough kasi ibig sabihin, masyadong malakot yung plema sa loob ng labaga para hindi niya kakayanin lumabas. Ang bromhexin po, palalambutin niya yung tama, salt mucus, di ba? Bromhexin, salt mucus. So, doon nandun siya sa family. Again, bakit po may multivitamins and minerals? Kasi po, pag ang baboy nasa mga ganyang sitwasyon, kakailanganin po niya ng micronutrients to improve yung mga ano, to improve na palakasin yung katawan niya. Ito ay proteksyon at gamot sa anumang uri ng respiratory infection gaya ng ubo at pneumonia. Ayan po. So, paano ulit ibibigay? Napakadali kung paano po ulit ibibigay ang Aqualox B+. Kapareho po siya ng Aqualox. Yung isang sachet sa 4 na litro tubig from kailangan po ipapainom ng 7 days. 5 to 7 days yung pinakaan. For prevention, for treatment, kailan ba yung prevention? Pagka nakikita nyo pa lang na isa pa lang ang inuubo, okay lang po yun. Pero pagka halos lahat na po ng mga piglet ninyo or mga piglet ninyo, ay meron ng ubo, then you should undergo the treatment na 5 to 7 days. So, pwede po ito sa baboy at kung may alaga po kayong manok. Di po ba? Sino po may alagang manok dito? Pang-layer? Pang-broiler? Free range. Sa free range, ang alam ko, pagka may sipon, bisik, ano ba tawag ko? Sipon, halak. Yun. Pwede mo ulit niyong ibigay. So, ano po ba yung ano, competitive advantage? Or ano ba yung kagandahan nito? Reliable solution against disease. Kasi po may doxycycline at saka bromhexin. Pagka po may sugat ang baboy niyo, ano po binibigay ninyong antibiotic? Isishare ko po yung isa namin ay Aquamet TTS. Trimethoprim ensofarmethoxazole. Ayan po. 2 broad spectrum powerful effect. Ito po kasi, hindi ko masyadong i-discuss kasi ito naman po, binibigay kapag ka nanganak at baboy. So, paiinulin nyo po siya ng 5 to 7 days. Ayan po. Ang tawag po namin para mas mabilis, TMPS, Trimethoprim. Para po matandaan nyo, Aquamet TS. May multivitamins and minerals again kasi undergoing po siya ng stress yung katawan. So, pwede po siya sa swine. Alam niyo po, hindi ko masyado i-discuss, ano ko lang po. MMA, ito po yung pagka hindi nakakasuso yung mga baboy. Ayan po, scouring, recipe, arthritis. Tapos po, meron pwede siya sa crisis, sa pneumonia. Ayan, pwede po ito dun sa mga pangmanok naman po ninyo. Ang treatment agad namin, 1 teaspoon for every 4 liters, 2 teaspoon for treatment. Ayan po, 5 to 7 days. Hindi ko na po masyadong
Ayan. Ito po, kilala niyo po itong gamot na to madalas. Pagka may mga aso. Ivermectin. Yes. Ang ivermectin namin na pinakakilala sa brand, ivermectin. Ito po naman para sa parasites. Kailangan po rin natin yung tea. Kailan po natin pinaiinom ng... Kailan po natin pinupurga yung mga alaga ninyo? Ito yung magpapalit na ng pagkain. Tama po. Ano pa po? Bago pa lang kasi. Tama po yun. Tuwing magpapalit po kayo ng pagkain, kailangan po nagtatreat kayo. 3 days prior po kayo magpalit and 3 days after nyo po magpalit. So tuloy-tuloy po yan, 6 days, 5 to 6 days, tuloy-tuloy po na dapat pinaiinom nyo po ng pang... Hindi po one time lang. Kasi ang ivermectin, again, ang ivermectin is antibiotic. Okay. So 3 days before and 3 days after nyo magpalit. Pangalawa po, so, makikita niyo po, no? Ang sinasabi nila, ito kilala sa aso. Yes, hindi po siya masyadong naging kilala sa baboy. Pero actually, maganda po siya pagka po as pang-purga para po sa mga... Ayan. Kasi ito po, pinupuksan niya yung maraming uri ng bulati na nakatago sa tiyan. So, may bulati sa tiyan, may bulati sa bituka, at may bulati sa kidney and lungs. Naniniwala po ba kayo dyan? So, huwag na po kayo kakain ng isaw at dugo at kung ano-ano. Ayan, so kaya din niya pong tanggalin or tanging pamurga para sa kuto at galis. Ito lang po para sa aso. Kaya siya very effective. Kaya po pagka nag-ivermectin, sabi nila yung aso, maganda yung balat ng aso. So, paano niya po ibibigay pagka po sa piglets? 10 piglets to, ang body weight po niya nasa 10 to 15, 16, kapag ka, alam niyo na po ito, naka-pre-starter na ito malamang. 5, naka-starter, pang-4, more or less starter pa rin yan. Dito ka na mag-grower eh. Pagka-grower po, ayan, 2 sachet. Administration pag piglets po, 1 to 2 weeks sa pagwawalay. Dahil po puro piglet production pa rin kayo, i-highlight ko lang to pagka po bago niyo pakastahan. Bago po mga anak yung baboy, kailangan po pinupurgan ninyo. 2 weeks before farrow to prevent transfer of parasites from milk to piglet. So, ayun din po, dapat po nagpupurga kayo. Pwede po siya sa cattle, sa game fowl, sa dogs and cats. Ayan po, based on sa body weight. Basta po ang tatandaan ninyo, pagka po 15 kilos, isang sachet. Mami, ilang piglets na yung kayang i-handle sa isang sachet? 10 piglets na. 10 piglets na po. Pagka 6 na po yan, 6, easy, ang i-take in mind nyo na po, nasa starter na siya. So kung starter na siya, sa 6 na piglets po, isang sachet. Ito po yung feeding program namin kung paano yung pagkagamot. Pagka po naka-booster and naka-pre-starter, binibigay po namin yung Aquadox. Pagka po starter to finisher, yung Aquadox B+, bakit po naka-position siya dyan? Kasi madalas po from starter to finisher yung mga nagkakaroon ng ubo. And then ako may TS for brood sour or lactation kasi po manganganak siya. Yung ivermectin naman po kasi every now and then pagka nagpalit po kayo dito, 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 nagbibigay na po kayo ng pagpurga. Parang add-on, additive. So may katanungan po doon sa gamot. So kung sa feeding naman po, ayan, itutuloy ko na po. Mabilis na lang naman na po yan. Sa feeding program po natin, pag makikita nyo po sa likod, i-highlight ko na po, didiretso na po ako ng turbo. Gaya po nung nauna na discuss ko kanina. So sa turbo po, kung makikita nyo, yung aming, meron kami pork oatmeal. Ito po, ang tawag namin dito pork oatmeal. Ano po bang gamit dito? Ito po, pagka po ang inahin masyadong maraming anak. At hindi po niya kaya magpasuso, pwede po natin silang bigyan ng gatas or lumit. So, yan po ay kailangan nyo lang pong i-dilute sa tubig, parang any, parang Cerelac, ganun po. At pupunta na po sila mismo sa, ano, kasi maaamoy nila amoy gatas. Ayan. So, sa bustina po natin, ang feeding guide po namin is 2 kilos. Parang dapat hindi. Amin po, sa Turbo 360, mas matuloy na paglaki, mas marami ang buhay, mas malaki ang
So in partner with Purina Brands and ng Cargill Metrofit Brands, ang gusto muna namin i-highlight po sa inyo ngayong araw nito is paano namin kayo matutulungan doon sa pagka po kayo ay nangangailangan po ng pagdatanong. Kuha po yung lamin. Yun lang muna yung i-discuss natin. Any questions po? Or may katanungan po kayo ngayon na gusto ninyong i- para makatulong po kami sa ano, production po ni Ma'am, yung gamot ba, ma'am, pwede mamihalo din sa pagkain, ako sa kasakaan? Pwede naman, sir. Pwede naman. Pero ano highly suggest po kasi na nasa ano sa tubig talaga. Kasi, sir, mas mabilis yung... Kasi kung pagka sa pagkain po kasi siya, it will take time na mag-digest. Pagka po kasi nasa tubig na siya, it will be easily absorbed sa bloodstream. Paano okay. po nangyayari yun? Kasi pag umiinom tayo ng tubig, yun po sa loob ng bunganga nyo. Is already doon pa lang po na-absorb niyo yung nutrients. So, ay, hindi naman nutrients, doon pa lang na pwede nang ma-absorb yung gamot. Ganun po siya. Kasi may capacity po yung bunganga natin na mag-absorb immediately ng mga gamot. Ay, okay. At tapos din yung mga seminar. Ay. Ay, sunod na lang tayo. Ayun, tapos din yung ano yung seminar, nakamatan kami. Shoutout sa Purina. Ayun, kila ma'am. At may pakain pa. Ayun, Jollibee pa yung ano yung pakain. Tuna pie, eh? Tuna pie. Tsaka may soft drinks lang kasama. So, hindi ako minuna soft drinks. So, ngayon yata masama yung, medyo masama ng konti yung pakiramdam ko. Okay lang, ayun. Shoutout kila, ano, kila ma'am sa Purina. And tinuruan niya tayo dun sa pag-about sa pag-disinfect ng ano bag or pati na rin dun sa mga gamot nila mga vitamins ng baboy na papainom kung ilang days, kung gaano karami, kung ilang sachet yung gagamitin. Pati na rin yung ano yung ranger yung ng paga sa baboy. So ayun. At dito. Bali ano na next yata baka meron pa ya. Meron pa ba? Yung turbo, di-discuss mo. Ayun, i-discuss yung about sa feeds yung pinapakain. Kung paano pa nga magsisimula. So, yun lang guys yung updated natin for today. So, guys, at ayun ulit. Thank you ulit kala ma'am sa tsaka kala sir sa, ano, sa pagpapaseminar dun sa, ano, sa about sa Purina. So, ayun guys. Guys, thank you ulit. Please like, comment, share, and subscribe. And guys, click mo na rin yung notification bell para naman updated sa bagong vlogs na i-update, i-upload ko. So, yun lang guys. See you on my next content. Bye-bye and God bless.